Naglipa na ngayon online ang mga nagtitinda ng RFID sticker na patok sa mga motoristang gustong umiwas sa mahabang pila. Pero sabi po ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, hindi awtorisado ang mga online seller at di dapat tangkilikin dahil bukod sa mas mahal, baka sa aberya lang ito mauwi. At yan po ang tinutukan ni Cedric Castillo. Kung sa nakalipas na mga linggo, maraming motorista ang nagkukumahog sa pagpapakabit ng RFID sticker ng North Luzon Expressway. Ang inhinyerong si Aldwin, sitting pretty sa kanyang sasakyan. Matagal na kasi siyang nakapagpa-install ng RFID bago pa man i-anunsyo na magiging cashless na ang NLEX. Buti na lang, nakapagpakabit na ako even before the pandemic. Less yung contact natin with other persons or even contact dun sa mga pera na pwedeng nagpasa-pasa sa ibang tao. So it lessens yung risk natin na makuha yung virus. Sulit daw ang pagiging maagap ayon kay Aldwin. Pero ang ibang motorista na last minute naghahanap ng Easytrip RFID sticker ang tila target market ngayon ng mga reseller na naglipa na online. Sa buy and sell platform na ito sa social media, nakapaskil ang balumbo ng NLEX RFID kits. Buong buo raw makukuha ang 500 pesos na initial load ng sticker. Pero ang bentahan, 1,200 pesos ang isa. Ang iba nagbebenta sa halagang 900 pesos. Pero ang load, 200 pesos na lang. Ang pangingganyo naman ng ibang ads, hindi na raw kailangan ng online appointment, iwas pila at walang hinihinging dokumento tulad ng rehistro. Dahil dito, nag-abiso sa publiko ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC na siyang namamahala sa NLEX na huwag tangkilikin ang ganitong bentahan ng RFID. Wala po kaming authorized resellers. So wala po kaming inauthorized na mga tao na magbenta po online ng mga sticker na ito. I can only guess, para scalper ng ticket siguro yun sa concert. Paalala pa ng pamunuan ng NLEX, hindi magagarantiya na gagana ang sticker pagdaan sa toll plaza kung galing ito sa unauthorized reseller. Instead of installing it on this side of the car, nasa kabilang side, minsan naman nasa isang part ng hood, minsan naman nasa headlight, minsan nasa signal lamp. Ang daming beses, hindi sinunod yung instruction. Pag dinidikitan ho kayo na ating mga installation sites, ng mga tauhan namin, meron po kaming handheld device. Yun po ang nag-assure, nag-guarantee na number one, mababasa yung RFID sticker. Ang Department of Trade and Industry nag-abiso rin na bumili na lamang sa legal na bilihan ng RFID para matiyak na tama ang presyo at kumpleto ang load. Paiimbestigahan daw ng DTI ang mga online reseller ng RFID para wala raw consumer na malamangan. We're just consolidating the information and of course we will take action accordingly. Para sa authorized Easytrip RFID stickers, pwedeng magpa-schedule ng installation online sa website ng MPTC. Sa Balintawak Toll Plaza naman ng NLEX, maiksi lamang ang pila ng mga nagpapakabit ng RFID nang ikutan ng GMA News bandang hapon kanina. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.